Hindi po ako Chinese spy. Well, Mr. Chair, wala naman atang spiya na mag-aamin na spiya siya. Xie Zijiang, na umamin na na Chinese spy siya, na sinabi naman niya, kilala ka niya, ay inamin niya na dito siya na-recruit sa Pilipinas. Your Honor, I cannot answer your question dahil hindi ko po siya kilala. So, ano naman mabe-benefit din nitong si Xie Zijiang to name you? Your Honor, I think it's better for you to ask him. Kasi siya po yung naglabas ng video, so siya po nakakaalam ano yung makakapag-benefit po sa kanya. Definitely, hindi po ako spy. Okay. Relax ka lang. Bakit ka galit? Kasi po, ganun ni po yung nangyari last time. Sinasabi po nila, spy ako. Mahal ko pong Pilipinas, Filipino po ako, hindi po ako spy. Your Honor, Lin Wenyi is the partner of my father. And about my citizenship naman po, I think there is already court na po. I'm not asking about your citizenship. I'm just asking who Lin Wenyi is. Pinapangunahan mo ako sa mga questions ko. Hindi ko naman tinatanong. Masyado kang defensive. Sigurado ka, hindi mo namimiss to? Walang memories? Never ko po nakita, Your Honor. Baka lang. May emotional ka ngayon eh. Baka lumabas ang emotions mo dito. Ano, Your Honor, emotional po ako dahil unfair po para sa akin para sabihan po ako na spy po ako. Okay, I'm asking about your house now. So, ito, Your Honor, that's not my house. Okay, sure. Before that, sorry, Miss Alice Guo, you said you will file a case against this Xie Zijiang, and you said you will tell the network. Anong network to? Per my record po, kung di po ako nagkakamali, Al Jazeera Network. Okay, yung nakita ko po kanina. Pero babalikan ko po kung tama po yung naisulat ko po, Your Honor. Thank you. Mr. Chair, I'll go back to some questions in relation to the video. So again, Ms. Alice Guo, Mr. Chair, you are denying that you are Chinese spy. Hindi po ako Chinese spy. Well, Mr. Chair, wala naman atang spiya na mag-aamin na spiya siya. No. So, it really begs the question. But anyway, alam nyo ba, Ms. Guo, na itong si Xie Zijiang, na umamin na na Chinese spy siya, na sinabi naman niya, kilala ka niya, ay inamin niya na dito siya na-recruit sa Pilipinas? Your Honor, I cannot answer your question dahil hindi ko po siya kilala. So, to put on record, Mr. Chair, this video showed, mahaba kasi ito, it's an excerpt of the video, na inamin niya na recruited siya dito sa Pilipinas. In fact, can we show lang na nagpakita siya ng picture na nandito siya sa Pilipinas? I think it's one of the recruiters. Kung pwede lang natin mapakita yung picture na yon. So, ito. Wala kang kilala dito? Sa tatlo po, ni isa po wala po akong kakilala, Your Honor. So, ito, nandito si Xie Zijiang when he was saying, Mr. Chair, na dito siya na-recruit sa Pilipinas as a spy. Baka iisa lang pala ang nagre-recruit sa kanila, hindi natin alam, no? And again, babalik natin doon sa picture na pinakita sa video. Yung next slide, please. And again, you confirm this is not you, Miss Alice Guo? Your Honor, hindi po ako yan. This is not you, okay. Ang katanungan ko, Miss Guo, because you're saying that hindi mo kilala at dedemanda mo, ano naman mabe-benefit din nitong si Xie Zijiang to name you? Your Honor, I think it's better for you to ask him. Kasi siya po yung naglabas ng video, so siya po nakakaalam ano yung makakapag-benefit po sa kanya. Definitely, hindi po ako spy. Okay. Relax ka lang. Bakit ka galit? Kasi po, ganun ni po yung nangyari last time. Sinasabi po nila, spy ako. Mahal ko pong Pilipinas, Filipino po ako, hindi po ako spy. Okay, relax lang. Relax ka lang. Diba? You don't have to be so riled up if you know the truth. Right? So, you categorically will keep denying what Xie Zijiang is saying, right? He mentions na pinanganak ka sa Fujian, China, and na nanay mo
si Lin Wenyi. Correct? Allegations po niya yun, Your Honor. And who is Lin Wenyi? Your Honor, Lin Wenyi is a partner of my father. And about my citizenship naman po, I think there is already court about your citizenship. I'm just asking who Lin Wenyi is. Pinapangunahan mo ako sa mga questions ko. Hindi ko naman tinatanong. Masyado kang defensive. You know, mga actuations mo, medyo, it's showing something, Ms. Guo. So, itong address mo na pinakita, pakita natin yung picture ulit. Yung address nito, Mr. Chair, is apparently the local address of the Chinese Communist Party. Sigurado ka, hindi mo nami-miss to? Walang memories? Never ko po nakita, Your Honor. Baka lang, may emotional ka ngayon eh. Baka lumabas ang emotions mo dito. Ano, Your Honor, emotional po ako dahil unfair po para sa akin, para sabihan po ako na spy po ako. Okay, I'm asking about your house now. So, eto, Your Honor, that's not my house. Okay, this is in Fujian. Balik lang natin sa last hearing na meron pinakita si Congresswoman Luis Tro, no? Yung nagko-congratulate yung people of Fujian sa kanya. So, kung hindi ka taga dito, at mukhang taga dito naman yung sinasabi nilang bahay nila, bakit naman din? Pakita nga natin ulit. I think we have that, no? That the people of Fujian was congratulating the first mayor na naging mayor dito. Yan. We have a translator here. Do you understand what is written? Yes, this is like congratulating for winning as the mayor. Okay, and then these are the people who prepared this congratulatory page. Those are the people, yung mga pangalan. Below, yes po. Baka kunin natin, Mr. Chair, yung mga pangalan na yan. Yeah, can you please post it again? Yan. Sino-sino yan? It is from Xinjiang, Xinjing Shen. Yeah, it's an association of the hometown. It's in Xinjiang Shen. Which is in Fujian, I think. Yes, it is. Which is basically where what we saw in this video, Mr. Chair, kung saan talaga sinasabing galing ang si Miss Alice Guo, no? And then itong si Lin Wenyi, na tinatanggi naman po ni Miss Alice Guo na hindi mo nanay, no? Which later on, nakakalungkot, if she really is your mother, na you're denying your ties to your mother. Ooh. Sinabi din sa documentary, Mr. Chair, na umalis nga daw siya, sabi ng mga residente doon, na umalis siya towards the end of 2002. From the previous hearings, we have a copy of the Special Investor Resident Visa. Yung next slide, please. Yan. Na dependent siya ni Lin Wenyi. Galing nga sila from Fujian. And it is January 12, 2003 na pumasok sila ng Pilipinas. So, you know, the facts seem to be aligned. The documents that we have and we've been seeing seem to be aligned with this video that came out, Mr. Chair, na hindi naman natin alam bakit naman ininame din si Miss Alice Guo na hindi naman, wala namang kinalaman ito sa atin. But apparently, there is that connection, which is scary. We go back to Lin Wenyi. Which you have said this is the partner of your father, your Chinese father. Yes, Your Honor. Yes. And you said the man you will only be into business with those you are very close with and those you trust, correct? Yes, Your Honor. Yes, you said that last hearing. And yung lumabas nga yung mga corporations, makita natin, they're about pakita natin yung almost similar to the table that we showed last hearing or two hearings ago. Ito yung mga corporations mo. Ang daming beses lumalabas nga nitong si Lin Wenyi na lahat ng mga kasama sa corporations na yon are actually family members of yours. Your brother, your father, right? And ngayon, nanay niya. Wala, itong Lin Wenyi.
So it is a family corporation. So, Miss Alice, itong nangyari din sa video, meron sinasabing yung Yatai Group. Ito yung company ni Mr. Xie Zhang. And actually, itong business ni Xie Zhang ay katulad ng mga negosyong tinayo mo sa Bamban, Tarlac. There's a picture eh. Na alos magkapareho siya. And do you know that itong si Xie Zhang link yung mga businesses niya. Kaya nga siya nasa Thailand ngayon eh. With human trafficking, extortion, and cyber scams. Which are the very same crimes na tinitingnan natin ngayon, Mr. Chair, na nangyayari sa mga illegal POGO operations dito. If I may be allowed to play an excerpt of that video again, Mr. Chair, to show what's happening in Myanmar. Please proceed. It's one of Asia's most mysterious cities. A pulsing boomtown in a war-torn region of Myanmar. You can see really just how close it is to Thailand, with just this tiniest river that separates them. Across the border is Yatai New City. Once a sleepy rural town, it's been transformed by vast sums of Chinese money. Judah Tanner used to run a school near where the neon-lit buildings now stand. It really is Myanmar's version of Las Vegas or Macau. Just a few years ago, it was rice fields and cornfields. Basically, overnight, we've just seen it erupt into this city that just goes as far as the eye can see. It's Lunar New Year. So, Mr. Chair, essentially, no, makikita natin may similarity from a rural area, umasok at nag-expand, nag-build ng mga ganitong klase to front legal businesses na alam naman natin may mga illegalities which is being found in Myanmar. And ito yung sinabi ng Chinese spy na si Xie Zhang. So, essentially, Mr. Chair, kung titingnan mo, if I may show na lang to this committee para mas madali, parang ang mga espiya ng China, di lang sa Pilipinas, pati sa Myanmar, we don't know other countries that we can later on discover. Parang may steps sila eh, kung anong gagawin nila. Parang, ito, step one, pumili kayo ng bansa. Halimbawa, itong Philippines sa atin, Myanmar, Thailand. Step two, pumili ng lugar na pagtatayuan ng mga industrial complex, which we have seen in Porac, Pampanga, and in Bamban, Tarlac. Step three, maghanap ng mga dayuhang Chinese na mumuhanan na tutulong magtayo ng negosyo. Kita natin, itong si yung kapatid ni Michael Yang, nakatanggap halos 2 billion pesos mula 2018 hanggang 2021. Si Zhang Yujin, na nakita natin guilty sa Singapore, para sa kasong money laundering na incorporator ng Baofu. At yung si Jiang Zonggu, yung ama ni Alice Guo, na incorporator din, na sinasabi nga niya, yun ang simula, di ba? Na nagpondo rin sa kanya, sa mga businesses. There's this trend, Mr. Chair, no? Na galing sa Chinese, nagsisimula, or kung grandfather man. Ganito yung mga paulit-ulit na kwento, eh. Then there's step four. Kukunin ang mga loob ng mga residente at gawing dummies. Nakita natin, I think, di ba may mga nag-surrender, I think, over the last few days, Mr. Chair. Itong si Mathelma Laranan, Rowena Evangelista, tindahan sila ng mga gulay, no? May mga barbecue stall na obviously hindi naman nila kaya mag-incorporate or to give itong mga capital sa mga malalaking negosyo na nag-surrender na ginamit lang sila. I don't know kung paano nila ginawa ito. Basta kinukuha nila yung loob ng mga residente kasi, syempre, may mga pangangailangan siguro at hindi naman nila iniisip kung ano yung magiging repercussions. Then there's step five, na maghahanap
ng makapangyarihan na tao na may pera at impluensya sa gobyerno na alam natin na tinatanungan natin na ngayon hindi na natin makita, Mr. Chair, ang dating presidential spokesperson, na kita natin, tinulungan niya, bigyan ng permit, ang Mapogo, known personality who's the lawyer and owns several properties connected to what we have been seeing the past few hearings. Then there's step six, mag-incorporate na ng mga kumpanyang mukhang legitimate sa una. Diba? Nabigyan na natin ng lisensya tong Hongshen and then na-raid yung Baofu compound. Yung Lucky South 99 nagsimula as a BPO, sa BPO at real estate industry. Ngunit in-amend na yung AOI niya noong February, doon na pumasok yung POGO. So they can start incorporating in the guise of a legitimate business na mamaya magiging illegal naman. Then there is the next step. Magkakaroon nga ng corporate layering na. At nakikita natin sa mga different corporations like Baofu, itong mga corporation ng mga Yangs, itong mga corporations nila Miss Alice Guo. Nakita natin sa Matrix today, there are so many corporate layers na pag tingnan mo, it all ties back to two personalities who are here. Actually, three personalities who are here na magkakasabwat, Mr. Chair. And of course, step eight. Then, dito na, pag nangyari na itong lahat, magkakaroon na ng illegal na gawain na may mga human trafficking, money laundering, illegal gambling, love scams, tax evasions, at iba pa. You know, Mr. Chair, nakakalungkot. So ito, titingnan natin, steps 1 to 8. Mukhang ito ang, kumbaga, standard siguro nila or mission order ng mga espiya na to. Nakakalungkot na pumasok sila ng Pilipinas. Pinayagan silang pumasok ng Pilipinas dahil bawal sa kanilang bansa itong mga gambling, offshore, pumasok ang China dito. They took advantage of our country, our laws, our citizens, our resources, Mr. Chair. Nakakatakot dahil hindi to one-sided. Lahat ng mga steps na to mangyayari lang at pupunta sa next step kung pinayagan to ng gobyerno. There are steps and there are processes. At sinabi ni Ms. Alice Guo, na our government agencies can prove naman daw. Diba? Kasi alam niya, hindi naman gagalaw to, hindi mangyayari to kung walang approval ng mga government agencies. So paano to nakalusot, Mr. Chair? Yung tinitingnan natin. Kaya natin ginagawa to. Yung government ng Pilipinas natin, paano nangyari to? Para nakapasok ang China dito? Paano ka nakalusot ang isang Chinese spy dito? At malala, paano naging parte ang isang Chinese spy sa gobyerno natin? Na binoto ng mga Pilipino. Paano nangyari to? Sino ang pumayag na mangyari to? Akala ko ba, Mr. Chair, diba the Philippines is not for sale? Yun yung sinasabi. E baka kaya naman palang the Philippines is not for sale dahil siguro as early as 2017 ay nagsimula tong lahat ay mukhang nabenta ng Pilipinas. So sino ba ang nagbenta ng Pilipinas sa China? Yun lang po, Mr. Chair. And I will end again to Ms. Alice Guo with the message of your fellow Chinese spy to you. So sana medyo patauhan ka ng konti. Can we just play that message na lang po? Hindi, meron pa eh. Yung last part. You know. Message sa akin. Yung part lang po ng message ng dun sa video. The last part. Yes, the last Can part. Can you fast forward to the last part? 用statement。我接受了很多这个中国保安部和一带一路的这个机密啊，一些事情呢还和最高层单位呢有关系。我被送回中国，一定会找到灭口。The last part, po. Wang Fugui met Sher in prison and says he witnessed an attempted attack on him. 六七. The last part lang po yung message po ni
Shezi Zhang. Sige po, yung sasabihin ko na lang kung nagkakaroon ng technical difficulties, hindi ko masasabi in Chinese, baka kasi mas makarelate sila eh, Mr. Chair, sayang, di ba? Pero... But there was a English translation, yes, sa baba eh. Oo. Nasa last part kasi siya eh. Ayan, ayan. Ayan po. Xinsha's dossier. They say Guo was born here and only moved away towards the end of 2002. She says he has a message for the former mayor. Guo Haiping, 中国是不可信的，我们两个，你看一下，曾经都为这个国安户卖命，你看看我的下场，要想不被灭口呢，就把真相呢，也告诉全世界。 China's Ministry of State Security did not respond to our request for comment. Thank you. Neither did Alice Guo Huaping. So, Mr. Chair, I end my interpolation with that. Thank you. Okay, thank you, Congresswoman Nograles.